sa ating unang match for Group B. Hindi lang yan nagtatapos sa ating mga coaches, alam naman yan. Maski dito sa draft yung mga binaban, talagang merong mga nakatarget dito na mga Pinoy. Oo, so rundown lang tayo quick ng mga Pinoy. Of course, we have Ding and Goodnight, plus Coach Zico for Team Falcons. And sa SRG naman, syempre, nandyan din si Kram, si Innocent, and Coach Arcadia. Napakarami talaga, kaya sigurado kung magandang hapon dyan sa Pilipinas at nakatutok na kayo rito, pero good morning sa amin. Hindi good night kasi si team si good night ay nandito sa Team Falcons. Minsan yan ni midnight eh. Talaga? Oh. Ano yung close relative yan kasi malapit yung good night sa midnight eh. Ah, okay. Oh, diba? Sabi naman si midnight, hindi niya naman ipinapaalam sa atin. Napakatagal na natin siyang nakakasama. Pero dito na tayo magkakaalaman sa kung ano nga ba at sino ang mangingibabaw. Tignan mo, pati explain natin. Explain pa lang tinitignan natin. Dalawang Pinoy na agad ang nagsasampukan. MPLPH pala to eh. So yung dalawa niyan, syempre, very familiar na sila sa isa't isa. And I like to mention yung sinabi kanina ni Renmar na this is a good hero pick for Ding. Kasi again, if whenever they would describe Ding for yes. Team Falcons, he's the shot caller. Ang galing niyang magano eh. Magaling siya mang micro, makipag 1v1. This is the perfect hero for him. And at the same time, they're still sticking to their strategy of Ding, ikaw muna tumawid pa late game para mamaya ma-activate si Lark. Yep. Kaya kung ikaw si Stormy, mahalagang mag-iingat ka lalo rito na posibleng ikaw ang i-hunt down ng paulit-ulit ni Ding. And kung ma-shutdown ka kasi, mas ma-decrease yung chances nila or ng Selangore Giants na ma-hold down yung possible threat ng Team Falcons. Pero so far ay maagap din ang Team Falcons or ang Selangore Giants rather sa kung ano man ang mga threats na pwedeng dalhin ng Team Falcons dito. Kasi as you can see, napakaingat nila at sinisigurong kumpleto. Kaya mukhang magkakaroon ng kumbaga all-present meeting muna sa ating turtle. Grabe yung epekto ng parent-teacher conference natin. No? Oo, talagang nadala lahat eh. Napilitan sumamala. Walang cross-map play. Tara, kukuha tayo ng turtle. Bardagulan ka agad. Roamers, kumuha na ng minion wave sa gitna for that level 4 power spike. So ngayon, no, hayaan muna natin yung mga gold laner natin. Paliksaan muna nga tayo dito sa unang turtle. Selangor Red Giant, sila may kalamangan dito. Krap, maganda na pagpasok doon. Makukuha ni Sekis ang unang turtle. Pero sumasagot pa ng Team Falcons. Right jump for Ding. Pero hindi niya kakayanin yung damage ng SRG doon. Dawning Light is gonna hit. Pa-retreat ngayon ng Team Falcons. Napakaganda nung Mystic Field Placement na ginawa dito ni Stormy. Kahit nasabihin nating nakahanap doon ng ilang jabs si Ding, ay kapag kabalik niya ay hindi na rin siya nakagalaw basta-basta. And malaking espasyo agad ang na-provide nun for Selangor Red Giants. Pero it's not just the Mystic Field. It's also the penalty zone na nagmula rito kay Kram. Kasi kung babalikan natin kanina, hindi naman siya yung typical na parang biglaan, pero wait lang kasi si Super na pa-flicker na rin. And going back doon sa sinasabi natin, hindi naman siya yung typical na parang bumebuelo lang yung Terizla tapos magpe-penalty zone or flicker penalty zone eh. Oo. Pero nakumukombo muna siya eh. Tapos, nagpe-first kill muna siya bago siya tumalon. Pero ito na si Ding na naman ang hinahanap. Grabe. Samahan mo na nung Fracture Dawning Light. Paano ka pa makakaligtas? Nung ulti ba naman sinalo doon ni Ding? Dawning Light, Fracture, penalty zone. Oo. Magugulat ka pa kung nabuhay yun eh. Pero ito talaga yung strategy ng SRG ngayon. Kahit hayaan muna natin si Lark tsaka si Innocent. Huwag natin pansinin yan. Isa kasi talaga sa mga nagpapagalaw or umiikot yung rotation ng Team Falcons. Again, si Ding, main shot caller for this team. If ma-shutdown natin na maaga, hindi yan basta-basta makakaporma eh. Kahapon, ay noong unang laban nila kontra Onyx, isa sa mga reason bakit na-extend nila yung game number 2 was apart from the fact na si Kenji noon ay nakaling, si yung Benedetta din kasi ni Ding yung talagang bumubuhay sa kanila. Natatandaan ko doon yung petrify play niya doon sa Lord. Tapos sumabay pa sa Lord knockup. Nakuha pa nila yung Lord noon eh, nung time na yon. Malaking bagay kapag ka-freely nakakagalaw sa mapa si Ding. Pero ang nakikita kasi natin ngayon, very restricted yung kanyang nagiging movements dahil siya ang talagang pinofocusan ngayon ng Selangor Red Giants. At wala silang kumbaga naiiwan na player na vulnerable kapag napaiwanan mo siya. Talagang alalay kung alalay din sila sa bawat isa. Katulad na lamang ngayon, tingnan mo naman ang kanilang pagbibigay ng espasyo kay Sekais. Pero sino makakuha? Mukhang si Genji pa ang nakasecure ng ating turtle. Si Kram ay nakakuha rin ng kill doon. Pero si Sekais, wala namang bawi dito in terms of kills ang Team Falcons. Pero yung turtle, fortunately, ay nasa kamay nila. Napansin mo kung anong nangyari doon sa clash.
Of course, we have to give credit kay Kenji na nakuha niya yung Turtle and the rest of Team Falcon. But it was really about the zoning capabilities na ginawa doon kanina ni Ding. Uh-huh. Hinabol niya si Sekis, and this time, kahit may Mystic Field na tumama kay Ding, tas after niya mag-knockout strike, hindi na siya na-stun eh. So yung mobility niya hindi impaired. Talaga namang isang hit na lang si Sekis noon, napauwi. SRG was forced to back away from the Turtle, and sakto lang din na walang namatay sa kanila. So Team Falcons ngayon, meron na silang sagot na nahanap, which is to really isolate Sekis muna habang hindi pa na-reach ni Innocent yung power spike niya. Yep, so doon nag-backfire ng kaunti yung pagiging visible lahat ng members ng Selangor Red Giants, or nung mere fact na si Sekis yung talagang nandoon na sa mismong harap or sa tapat ng Turtle at medyo may access or immediately pwedeng puntahan at talunan ng Team Falcons dito si Sekis. So posibleng mas ingatan na ngayon ng Selangor Red Giants yung kanilang magiging movements in terms of those major objectives. Pero kung consistently magiging ganito yung magiging ikot at galawan ng Team Falcons, na actually no, kung ibabase mo sa lineup in terms of early to mid game, ay kaya kasi rin talaga makipagsabayan dito sa Nolan Roger na hawak-hawak ng Selangor Red Giants, pero parang gigil na sila dito sa mid lane turret ng Team Falcons. Actually, agree nga ako sa sinabi mo in terms of the mid trio pa lang. Inexpect ko nga na dapat Team Falcons yung mga gangster eh. Dapat sila yung actually na ano eh, makaka-rotate ng mas mabilis, kakayanin talaga yung mga rotation na gusto nilang gawin. Pero si Kram ngayon, kinumit na nga yung penalty zone kay Kenji, fracture kay Sekis, pero makunat si Kenji. And here comes Ding! Knockout strike nandoon! Pero hindi nila itutuloy dahil nandiyan nga yung presence si Stormy with a Mystic Field. Ayaw na ayaw mo talaga mahuli doon kasi bad things can happen pag na-stun ka ng Saber katulad niyan ngayon. Pero makakataas naman si Ding. Tansyado yun for Kram ha! Hindi nila basta-basta talagang, hindi sila nag-panic, hindi nag-out agad, knowing na kaya nilang i-turn around yon. Pero Yums, siya naman ngayon yung tinatry i-burst down ng Team Falcons. Na-poke ngayon ang Edith ng Selangor Red Giants. At meron din si Rival Rata, pero sa likod si Ding! Ang natagpuan! Naamoy! Naamoy na members ng SRG kung saan nga ba yun ang gugulo sa kanilang team, which is si Ding. And now SRG has a go signal to get the Turtle, pero parang they also wanna get the kill. Nag-setup na nga yung dalawa nilang frontliner doon at naipit si Kenji. They're gonna pick up another kill. That's two members down for Team Falcons. And SRG got what they wanted. Another stun from Stormy. Hahabulin nga ba ni Kram? Hahabulin lang, pero hindi naman mapapatay. Actually, kung ikaw Team Falcons ngayon, parang dapat nasasanay ka na eh, na yung magiging setups ng Selangor Red Giants talaga nang bibigla. Yung tipong gusto lang nila manggulat kahit na hindi naman sobrang eksakto. Katulad nung kanina, di ba? Hindi naman exactly naging on point yung penalty zone. Pero the mere fact na even etong si Yums ay nag-flicker engage na ay naging sapat. Pero Ding na naman! Hinahanap siya rito! Maaabutan ba? At mukhang hindi naman. Pero na-force out doon yung flicker dito ni Ding. At napupuruhan talaga siya so far for the early stages of the game. Buti na lamang. Di ko sure kung tumama, pero one thing for sure is nandun na kasi siya sa base. Oo. So nag-heal na siya. Muntikan na yon. Pero agree ako sa sinabi mo. Oo, feeling ko seryoso yun eh. Seryoso talaga. Seryoso talaga. Itong nagiging movements ni Ding, sobrang nalilimitahan. Katulad na lamang nito, parang kanina, kung nasa top si Ding, nandun lahat ng Selangor Red Giants. Pero right now na nandito siya sa bot. Apat-apat naman na members ng Selangor Red Giants yung nandito din. So, paano ka gagawa ng play at magbibigay ng information and space dito sa Team Falcons, knowing na ganito kataas yung attention na binibigay sa'yo ng ayaw Selangor! Ayaw talaga tantanan! Hindi na nila pinapansin si Lark or kahit sino man. SRG, they're just really focused on Ding. Oh my. Hinahanap lang talaga nila parate. Sinabi mo na kanina, ayaw na nga niya sa taas kasi parating nandun. Bumaba din yung apat ng SRG. Pero teka lang, may counter go. Minuman Fury, tumama. Pero counter go din naman para sa SRG. Pero T-Zone, ginamit na. Primal Rat, nandiyan nila naman. Super Ho nang tutumbay. Susunod mo na si Lark. Si Kenji, inahabol nila ngayon. Pero parang aabutan nata nila. Hindi. That's two members down for Team Falcons. SRG sets themselves up perfectly para sa unang Lord. Sobrang close call noon for Selangor Red Giants, lalo kung nabigay agad yung follow-up. Pero nagkaroon sila ng mga sari-sariling assignments. Kumbaga si Yums dito, naharangan niya yung kinopyang Primal Wrath ni Goodnight, pero dito si Ding ay naspatan ulit at hindi na pala lagpasin dun sa teritoryo na talagang ngayon ay hinahawakan ng Selangor Red Giants as they secure this Lord uncontested para dito sa kanilang kupunan. At kumbaga,
Paano ka na lang talaga lalabas? Yun ang tanong kung ikaw ang Team Falcons ngayon. Kasi kahit na mag-attempt ka katulad nung kanina, ang ganda na nun kung tutuusin eh. Kasi sumakto yung Bunggo, yung Minuan Fury. Minuan Fury lalo. Pero hinarangan dito nung ibang members ng Selangore Giants, yung mga damage dealers ng Team Falcons. Alam mo kung familiar ka talaga sa Team Falcons, itong stat line ni Ding na 050, hindi siya testament na mahirap yung ano eh, na hindi siya magaling. Testament na magaling siya kasi siya talaga yung kailangan puruhan ng SRG. Everyone is aware na sa kanya umiikot lahat ng galaw ng Team Falcons. Kaya naman, makuha nila yung focal point ng rotation ng Team Falcons. Mananalo at mananalo ang SRG. The scoreline is 0-9. SRG got everything that they wanted. Kinakalbo na nila lahat ng jungle minions. And now the Lord is approaching doon sa middle lane. Gramp, pumasok na nga with the penalty zone. Yums with the Earth Shatter. Humihintay na nga lang ngayon ng SRG ng counter-engage. Pero Lark, kailangan na talaga lumayo dahil hindi niya kinakaya yung damage ng SRG. Tutok pa pa rin siya. Pati na rin si Super. May Lord pa nga yung SRG. This is a very, very fast game. If matatapos na nga ng SRG ang laban na ito. Renmar. Iinom pa lang si Chantel. Ng tubig. Nang tubig.